ng suso at saka bulaklak. Sige, ituturo ko po sa inyo ha. Madali lang po gawin to. Okay, kuha ko tayo ng clay. So, ito na po yung clay natin. Ano ho natin gagawin? Gagawa ho muna tayo ng bilog. Tapos, gagawa ho tayo ng habang form ng clay. Ganito para... What? Kilala nyo ba si SpongeBob? Di ba mayroon siyang kaibigan na suso? Hindi ko na lang alam kung anong pangalan nun. Pero, yun ang gagawin natin. Okay. Yan. So, pag may mahaba na po tayong ganyan. Yan ho. Ang gagawin ho natin ay iruro natin natin siyang pagkikito, pabilog. Yan. Dapat iruro natin. Kikita natin ng ganyan. Iruro natin. Yan. Ang ganyan na po. Ang gagawin ito, gagawin natin ulo ng bago natin gawin yung kanyang mata, gawa muna tayo ng kanyang parang tenga dito, no? Tenga ba yun? O parang antena, no? So, gagawin natin dito. Ibabaw. Ito din po sa kabila. Gagawin din natin. Ayan. Tapos, imamold na ho natin ng konti itong parang mga bako-bako para maganda tingnan yan. Yan, pag na-hold na ho natin yan, gagawin na natin medyo iikot na ho natin ang kaunti ng ganyan. Ikot na ho natin ang paganyan. Gagawin po sa kabila. Ito lang natin. Okay. Pag meron na po natin yung ganyan, ang gagawin ho natin ay lalagyan ho natin siya ng mata. Dito, lalagyan natin siya ng mata dito. So, kuha lang ho tayo ng kuha tayo naman ng medyo lightim lang. Lagay natin dyan sa gitna. Ang mata niya. Dito rin sa kabila, lagay natin. Okay. So, ano na. So, pag ganito natin, nagagawa na natin siya ng bibig. Bukain natin ng bibig. Tapos po niya, ay gagawa ko tayo ng kanyang mga paa dito, 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 kabila, kabila, sa kabila. Tapos ito naman sa likod, nagagawa natin yan. Isang klase ng suso na gusto ko pong ituro sa inyo. Ito po isa. Ito naman po ay isa klase ng suso na ito naman po ay mahabangin din natin. Mahabang-mahabang. Ito naman po, gagawin natin dito sa susong ito. Gagawin na natin. Ano naman natin siya. Ilapatong-patong na ganyan. Ayan. Ay, kapatong-patong naman siya. Ayan. Gano'n na po. Tapos ito pong bahaging ito, ilagay mo siya sa ilalim. Ayan. Pansin nyo. Tapos ito po magiging ulo niya. Tapos alagyan mo rin po siya ng parang nga o parang sumay din. Tapos, mamold-mold mo rin po. Pag-blugin mo. Tapos,
Kaya mo rin po dito. Ganito mo rin yung kanyang tenga. Dito rin sa kabila. Sa lagi pwede mo rin pong pagbubukain ang kanya. Lagyan din natin siya pala ng mata. Lagyan natin siya ng mata dito. Lagyan tayo ng mata para sa mata niya. Lagyan natin siya. Lagyan. Tapos lagyan din natin ng maliit na bilog. Tapos, tuturuan ko po kayo gumawa ng bulaklak. Ganito naman po ang paggawa ng bulaklak. Ang tuturo ko po sa inyong bulaklak ay yung rosas. Ito lang po yan. Medyo haba lang po tayo. Gagawa lang po tayo. Hindi lang mahaba. Tapos po niya, lalagyan na natin ng petals yan, para kurutin na natin yung mga kabilang side. Yan. Yan po yan. Tapos po niya, petals na yan. Gagawin na natin ay atin po siya i-roll na ganito. Patay dapat sa ilalim. So, hawakan mo rin sa ilalim. Tapos, kung gagawin natin, pabubukain natin ang bulaklak. Ano po ah? Ito po. Tapos, kung gagawin mo natin, pindutin natin sa ilalim tandaan. Ayan, para. Ayan, sige nyo. Ayan, ipipindutin nyo lang sa ilalim para makagawa kayo ng rosas. Lagyan natin dito. Isa pa po. Diba, kulay pula naman. Ganito pong gagawin natin ay gagawa ko tayo ng lip. Natin. Tapos pinitin natin ng kalapad. Tapos pula ulit tayo ng petals. Natin ng ganyan. Ito ay pantay. So ito po. Tapos ang gagawin natin ay huwag natin siya pabubukain. Pindutin natin sa ilalim. Sandali lang po gawin, no? At yung suso na kaibigan ni SpongeBob, nalimot ako ang pangalan. Ayan. So maraming salamat po uli sa inyong panunood. At sana natuto ulit kayo. At huwag niyo po ulit kalimutan mag-like, share, and subscribe po kayo. By the way, bago nga po pala malilimutan sa susunod po pala na
mga video na gagawin ko, gagawa naman mo tayo ng mga iba na mga klase. Yung mga sea animals naman, yung mga hayop na nakikita natin sa ikalimpinan. Salamat po sa inyo ulit. God bless you po.